Good morning mga kabataan Nersok. Ito nga pala yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito yung Double Bell Sand Viper. Kung mapapansin nyo, naka hard case na siya. Kumpara sa ibang brand tulad ng WE, na box lang yung kasama niya kapag kabinili nyo. Ito kapag kabinili nyo, naka hard case na talaga siya. Hindi nyo na kailangan bumili ng hard case kung gugustuhin yung may maganda na lagyanan ng unit nyo. Kasi naka hard case na siya. Ang Double Bell nga pala ay isang Chinese brand ng mga airsoft pistol. Isa ang Double Bell sa mga gumagawa ng airsoft na mayroong murang presyo. O ngayon buksan na natin kung ano nga ba yung itsura nitong Double Bell Sand Viper o yung Double Bell na 34A. Ito ang itsura niya out of the box. Sa loob ng box niya, nandito yung kanyang high capacity magazine. Tapos meron siyang base plate dito para kung kakabitan niyo siya ng mga optic sight tulad ng red dot, ikakabit nyo lang dito sa may parting rear sight ng slide nyo. Tapos ito naman yung The Continental card. Kasi nga nire-replicate ng Sand Viper yung barrel John Wick na gawa ng TTI o ng Tarant Tactical. Ito pa yung makikita nyo sa loob ng box nya. Ayan yung Continental coin. Kung nakapanood na kayo ng John Wick movie, isa to sa makikita natin sa palabas na yon, yung Continental coin o yung mga gold coin na binabayad ni John Wick kapag kami mga transaction siya. Ayan, may kasama rin ganito. Medyo mabigat din, no? Mukhang gawa din sa bakal to. Tapos meron siyang extra nozzle. Sa lahat yata ng mga pistol ng Double Bell, di ko lang sigurado ha, pero karamihan kasi nang nakita kong Double Bell pistol, meron silang mga kasamang extra nozzle. Ito na nga yung unit mismo na Sand Viper. Mapapansin nyo, kulay maroon nga siya, pero meron siyang kulay itim na trigger guard. Meron din kulay itim na grip. Tapos ang kanyang hammer ay kulay itim din. At ang kanyang barrel ay kulay itim din. Dito sa kanyang left side ng slide niya, meron nakasulat dito na Tarant Tactical Innovation. Dito naman sa may kanyang right side ay may nakasulat na Sand Viper. Tapos sa kanyang barrel may nakasulat na 9mm. Tapos dito TTI 09PB. Dito naman din sa ilalim ng kanyang railings, meron din siyang nakasulat dito na Tarant Tactical Innovation, tapos yung model niya na Pit Viper, tapos Simi Valley, California, USA. Dito sa kanyang magwell, may nakasulat din na Tarant Tactical Innovation. Kung mapapansin niyo, wala siyang sight, di ba? Out of the box, walang sight itong Sand Viper kapag binili nyo. Hindi siya katulad ng Pit Viper na kapag binili nyo, meron na siyang front and rear sight. Ito, wala. Kasi nga, nakadesign siya para kabitan siya ng mga optic sight gaya ng red dot. Kaya meron din siyang kasamang base plate dito. Itong Double Bell Sand Viper nga pala na to ay gawa sa metal, kaya medyo may kabigatan siya. Sa napansin ko nga sa kanya, mas mabigat siya sa mga unit ng WE na high kappa. Pero konti lang naman yung diferensya ng bigat niya kumpara sa mga WE high kappa. Yung kanyang magazine ay syempre all metal din to. At itong base pad ng kanyang magazine ay gawa sa metal. Kakinabit mo yung magazine mo, eh talagang may kabigatan siya. Kikiluhin natin kung gano'ng nga ba kabigat itong unit na Double Bell Sand Viper. Nilagyan natin ng bala yung magazine niya. Meron niya siyang 29 rounds na magazine capacity. Napakaraming bala lang may nalagay sa kanya. Ayan, kung mapapansin nyo, meron pa siyang espasyo na tama lang dapat. Siya pa isang bala, pero hindi na natin kailangan punuin yan para naman nakakalaro ng maayos itong spring nyo. Kapag ka maglo-load na ng bala dito sa chamber nyo, yung loading nozzle nyo, kailangan meron siyang espasyo tulad nyan. O ngayon, titimbangin naman natin kung gaano kabigat itong Double Bell Sand Viper na to. Kapit natin yung magazine na may lamang bibis para malaman natin kung gaano siya kabigat kapag ka meron na siyang bala. Pero wala pang laman agas to. Ayun o, tumitimbang siya ng mahigit 1 kilo. Nasa 1,080 grams yung timbang ng Double Bell Sand Viper na to. Kaya medyo may kabigatan siya. Kasi metal lahat sa kanya, ito lang yung kanyang trigger guard, ang plastic. Double Bell Sand Viper, chrono test natin. 309.5, 300, sakto, FPS. 298.9, 302.1, 291. Bali nagre-range siya ng 290 to 300 FPS. Testing natin sa Texas target. Ayan. Kahit walang sight yan, try pa rin natin kung matatama natin itong napakakulit na Texas target na yan. Tumama pa rin sa unang tira. Pakalawang tira, tumama rin. Pangatlo, tumama pa rin kahit walang sight. Oh, pangapat, sublight. Lima, tumama. Pang-arim. Naitama pa rin natin kahit na wala siyang front and rear sight. Naitama pa rin natin.
O yun mga kabataan ng Rsop, siguro naihatid ko na kahit paano yung mga kaunting detalye na nalalaman ko tungkol dito sa double barrel sandpiper. Kung mapapansin nyo nga, hindi siya ganung kalakasan kung ikukumpara natin sa mga WE na unit. Ang masasabi ko dito ay pang budget friendly lang talaga tong double barrel na to. Tapos may mga nababasa pa tayong feedback tungkol sa brand ng double barrel na hindi sila tiwala sa unit na to. Pero yung mga ganung mga feedback naman na mga issue tungkol sa unit ng double barrel na to, eh madali naman nating mai-repair yan kung sakaling magkakaroon ng problema. Kaya kung medyo short yung budget nyo at naghahanap kayo ng mga airsoft pistol na magagamit nyo panlibangan o kung saan nyo gagamitin na maayos na bagay, eh pwede na tong double barrel sandpiper na to. O kahit na anong mga double barrel na brand na mapipili nyo o magugustuhan nyo. Pero kung merong budget naman kayo, ang i-suggest ko sa inyo eh, mag-WE na kayo kasi masusulit yung pera nyo. Konti na lang naman yung idadagdag nyo para sa WE na unit. Pero kung wala talaga, eh dito kayo sa double barrel. Okay na to. Hindi na kailangan mamili pa ng hard case na mapaglalaga ng unit nyo. Saka meron pang extra nozzle. At saka kung ano-ano pang mga kasama nila sa loob ng kanilang box. Maraming salamat sa panonood nyo mga kabataan ng Airsoft. Sana kahit paano eh, nakapagbahagi ako ng kaunting kalaman tungkol dito sa double barrel sandpiper. Bye-bye!